Good morning! This is Victoria and Paraguma. Ngayon pupunta tayo doon sa ating greenhouse. Tayo ay magtatanim doon sa ating hydroponics. Ito ay ang tinatawag na transplanting. Meron akong taniman para sa aking peat bottles at doon sa aking hydroponics. Tara! Kape muna tayo! Doon sa aking greenhouse ay meron pa akong mga pichay na hinaharvest. So, ang aking sikreto sa aking gulayan na lagi akong may gulay ay hindi ko sila sinasabay-sabay sa pagtatanim. Meron akong nakatanim ngayon, meron akong inaani ulit. So, ang cycle ng kanyang ng life ng sa isang buwan ay mayroon kang inaani. Kasi kung sasabay-sabayin mo, mag-aantay ka ng isang buwan, wala kang gulay. Ganun ang sikreto. Pagdating sa 15 days, magbunla ka na. Kasi yung iyong pinunla ngayon ay lalaki na. Pag harvest mo, may nakapunla ka na, may itatanim ka. At yung hina-harvest mo, pwede mo na siyang unti-untiin na para sa iyong gulay sa bahay. Ganon ang sikreto. Kaya, tara, sama kayo. Punta tayo sa aking munting garden. Okay, maglalagay tayo ng kukupit sa ating mga styro baso. Ayan. Ito ay para sa ating hydroponics. Isa-isay natin kung ilan yung butas doon sa ating hydroponics. Ganun din karami yung ating gagawing mga baso. So, ayan. Thank you.
tip lang. Pag ang iyong tanim ay naging ganito, natuyuan, ayan, kanya natuyuan, ito ay hindi na siya uusbong ng maayos or lalaki ng maayos. At ang kanyang susunod na mga dahon ay magiging bansog na siya. Hindi na siya ganito kalalaki. Kasi po, ang kanyang ugat ay nasisira, natutuyuan, nadidehydrate. Kaya, hindi na siya makapag-usbong ng maayos kasi nga, yung ugat niya ay nagkaroon na siya ng sakit. Parang tao lang. Diba? Gaano mo man gustong tumaba kung ikaw ay may sakit, matamlay, ayan, naluyo. Ayan ang resulta. Ikaw ay masisira. Hindi na lalaki. Ito ay hindi siya natutuyuan kasi nga naliliman siya. Lagi siyang basa. Maayos yung kanyang paglaki. Pagdating dito, kasi lagi na arawan,